Gemini, ito po yung mensahe sa inyo ngayong first week of January 2023. Happy New Year po sa lahat. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto naman pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. 3, 4, 5, 6. Isa pa. 7. Tignan natin kung ano ba yung mga kakaharapin ninyo. Okay. So, yan yung iba sa inyo. Pwedeng nahihirapan kayong maghanap ng trabaho. Feeling ninyo, wala na kayong mahanap na work. Di na kayong matatanggap. Yung iba po kasi sa inyo, pwedeng overage na kayo. Ayan, parang yung iba sa inyo, nagkakaroon na ng mga sakit-sakit. So, ito lang. Yung iba sa inyo, kasi Mercury retrograde po ngayon, hanggang January 18 yan. So, kung meron kayong mga companies, mga trabaho, na feeling ninyo na-reject kayo before, no? Hindi kayo natanggap, hindi napansin yung resume ninyo, try nyo po ulit magpasa ngayon. So, ayan. Concern. So, iba po sa inyo, nako-concern na kayo dito sa inyong health. Yung iba parang gusto nyo nang umuwi ng bahay. Ayan po, pwedeng nasa malayo kayo. Yung iba po sa inyo, nasa Amerika. Ba't Amerika yung nasabi ko? Nasa ibang bansa. So, pwede po na, yun, may nararamdaman na kayo sa katawan ninyo. Okay, so parang gusto nyo is mag-take muna ng break. Gusto nyo muna magpahinga. Great fortune. Pero iniisip nyo kasi na, yun, wala namang, walang tutulong sa inyo. Kaya ito, patuloy pa rin kayong nagtatrabaho. Gemini. Ayan. So, ayan po. Talaga dapat unahin ninyo magtabi ng para sa inyo. Para sa future ninyo. False person. Ingat ka lang din po kasi may mga tao dito na concern lang sa'yo kasi mayroon ka. Meron pa silang napapakinabangan sa'yo, Gemini. Paano pag wala na? So, yun yung isipin mo. Kaya, unahin mo na mag-save para sa sarili mo. Yung iba po sa inyo, pwede naman ito. Concern nyo ngayon, concern nyo, ang dami nyong concern ngayon, bahay, trabaho, pwede po nagkapatong-patong yung problema ng iba sa inyo, Gemini, yung health ninyo, ayan, tignan po natin. So, ingat din po kayo sa mga transactions ninyo ngayon regarding money. So, double check nyo po kasi yung iba sa inyo, pwedeng baka may pirmahan kayo tapos hindi nyo pala naintindihan, hindi nyo pala binasa kung ano ba itong pinirmahan ninyo. So, tignan natin. A blessing for solace and hope. So, ayan po, yung iba naman sa inyo is mas mapapanatag kayo ngayong first week na ito. So, magkakaroon po ng mga solutions yung mga problems ninyo. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Gemini? Okay, mula ito kay Archangel Jopiel, act with wisdom, use information for the highest good. So, ayan po, may malalaman ka dito. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, huwag kayo basta pirma ng pirma, huwag kayong, you know, huwag kayong oo ng oo. Kailangan gamitin nyo po yung inyong isipan, okay, at yung inyong kaalaman pagdating dito sa mga gagawin ninyong transactions sa first week of January. Ayan, kasi nga sabi ko sa inyo, may mga tao dito na parang concernan lang sa inyo kasi may napapakinabangan po sa inyo. Tignan natin. Okay, bago pala yan, ito po yung lucky numbers ninyo. 32, 38, 31, 33, 20, 41, 26, and 8. Tignan po natin pagdating sa career spirit guide. Okay, meron tayo ditong Queen of Swords. So, ingat lang po kayo dito. May female energy dito. Pwedeng kayo naman yung female energy na yan. Mas nagiging wise kayo. Mas nagiging straightforward kayo. Pagdating sa mga gawain ninyo sa trabaho, talagang nagpo-focus kayo. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng kayo to. Baka may hinihintay talaga kayong tawag ngayong first week. Ayan. Pero meron din dito kasi mag-ingat ka. Kasi pwedeng may makasagutan ka pagdating sa trabaho na female energy. So, parang masungit yung taong to. Hindi siya palang ngiti. Gemini. Tignan natin pagdating naman po sa iyong kaperahan. 8 of Cups. Ayan. So, yung iba po sa inyo, ito parang magbabago na kayo ng approach pagdating sa inyong kaperahan. Ayun, no, may mga bagay din dito na hindi nagbibigay sa'yo ng growth kasi Gemini. So, iiwan mo na siya. So, yun nga, nagfo-focus yung iba sa inyo. Ang concern nyo talaga ngayon is paano ba mapalago
yung pera ninyo. So, pwedeng yan. Baka may malaman kayo na may malaman kayo, may mag-offer sa inyo. So, try nyong tignan yun. Pero huwag kayo agad-agad oo ha. Pag-aralan nyo muna, Gemini. Check natin. So, iba po sa inyo, pwedeng may pag-travel din kayo dito. Pwedeng mayroon kasi kayong iiwan. Pwedeng yung bahay ninyo. O kaya naman kung ano tong inuupahan ninyo. Kasi iba sa inyo, pwedeng mabigat yung energy dyan sa inuupahan ninyo. Hanap kayo ng bahay na maaliwalas. Okay, kung kayo man po ay lilipat, Gemini, hanap kayo ng bahay na sinisikatan ng araw, ganyan. Basta yung maaliwalas, yung magaan yung feeling ninyo. Check po natin ano pa yung mensahe for you pagdating naman po sa inyong negosyo. Four of Wands. So, ito patatag ng patatag yung negosyo mo. Tignan mo. Ayan, no, magiging happy po kayo ngayong week na ito. Pwedeng may isi-celebrate din kayo. Pwedeng yung anniversary ng business ninyo. Great fortune. Ayan, no, tumapat pa siya dito. So, ayun. Kaya, magbago lang talaga kayo ng approach pagdating sa money ninyo, pagdating sa sales, pagdating sa negosyo. And, sunod-sunod na po yan. Darating yung blessings sa life ninyo. Pero kailangan nga talaga, unahin ninyo yung sarili ninyo. Check natin, Gemini, pagdating naman po sa love life mo. Kamusta naman? Kamusta naman po ang love life ni Gemini Spirit Guide? Okay, the Fool. So, yung iba po sa inyo, pwedeng single kayo. Happily single yung iba sa inyo. Tignan natin. Kung kayo naman po ay in a relationship, so, pwedeng nag-enjoy lang kayo ng person mo. Ngayon naman, yung para sa mga married, yung person mo naman medyo natitigasan ka sa ulo ng person mo. Ayan. Pwedeng siya to. Baka siya yung may sakit ngayon, pero gala pa rin ng gala. Gala ng gala. Pwedeng may nararamdaman, pero pag nayaya, go lang. Tignan natin. Love message. Freedom. Oh, di ba? Parang, okay. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ayan. So, freedom. Ayan yung mayroon kayo ngayon pagdating sa relationship. So, yung iba nga po talaga sa inyo, Gemini, ay still single pa rin. Pero happy kayo. Di ba? Yun naman yung importante. Diba? Kasi yung iba, nasa relationship, tamang may partner nga sila pero hindi naman sila masaya. So, marami sa inyo ganyan. So, parang ayan, kailangan yung makahinga-hinga, kailangan yung ng freedom, kailangan mag-isip-isip kayo, pagmuni-munihan ninyo yung relationship ninyo kung kayo po ay nasa isang sitwasyon na hindi kaaya-aya or sabihin natin na yung sitwasyon ninyo ay sobra-sobra na talaga. Propighati na lang yung nararamdaman ninyo, Gemini. So, muni-muni kayo pagdating dito sa relationship ninyo. Ayan. Pwede rin, baka nasasakal na kayo or nasasakal na yung person ninyo dito sa inyong relasyon. Yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong first week of January 2023. Ingat po kayo always. More blessings to come. And see you again on my next video. God bless po, Gemini.